Mengenang araw sa lahat, welcome to my vlog, John Carpinterong Bisaya. Kung bago pa kayo sa akong channel mga classmate, pakisubscribe lang, salamat. Ang ituturo ko ngayon, gamit ko ito sa mga bago pa na nag-uumpisa na magmason carpenter, at saka yung mga bago na graduate na mga welder. Ang ituturo ko ngayon, tungkol po ito sa rope framing, kung paano po siya i-balance yung kanyang layout para pantay po ang slope ng bubong at saka dito sa kanyang overhang. Dito pantay po to. Itong tinuturo ko ngayon, gamit po ito sa mga bago pang nag-umpisa na magmason carpenter at saka welder. Yung mga bago pang graduate sa welder, kadalasan steel na ang gamit sa rope framing sa kanyang mga trusses. Paano pa mag-layout ng umbrella type na pantay po ang kanyang bubong, ang kanyang slope. Ang una mga classmate, ito po yung buo ng bahay. Ito po yung beam. Kasaka ito, ito po yung porch. Kanyang terrace. Ang una natin gawin mga classmate, bago tayo magbuhos ng beam, lalagyan natin ng mga bakal yung kakapitan ng steel truss. Anong gagawin natin na makukuha natin yung layout ng lalagyan natin ng bakal para kapitan ng steel trusses, yung steel truss? Yun ang ituturo ko ngayon mga classmate. Umbrella type po ito mga classmate. Kahit ano pang sukat ng bahay, ganito lang ang diskarte mga classmate. Saan tayo mag-umpisa para makalagay tayo ng mga bakal na kapitan ng steel truss? Hindi tayo dito sa mataas kukuha ng sukat mga classmate. Dito tayo sa mababa na sukat. Ito po ang 12 m, ito po 8 m. Hatiin natin ito mga classmate. Ang kalahati nito is 4 meters. Hinati po natin ito ng 4 meters, yung 8. Itong 4 meters, dadalhin natin ito sa gilid. Susukat tayo ng 4. Ito 4, at saka dito 4. Dito sa kabila ganun din, hatiin din natin. Ito yung 4. Ito po yung dadalhin natin sa gilid, 4 meters. At saka dito 4. Dito po tayo maglalagay ng mga bakal para kapitan ng steel truss. Dito lahat ng mga kanto. Sige. Gagawin natin yan yung hindi pa tayo nagbubuhos ng beam. Katapos natin magbuhos, lalagyan na natin ng steel truss. Ito po yung full truss, ito po yung half truss. Saan natin ilalagay yung full truss? Dito po natin ilalagay sa ating sinusukat na 4 meters. Itong dalawa, dalawa po ang full truss. Ayan po ang full truss mga classmate. Hatiin natin. Dito po yung king post. Ito king post. Kung mag-layout tayo ng umbrella type mga classmate, kailangan po naka 45 degree yung angle. Dito po naka 45. Kapag hindi po tumama yung 45 degree mga classmate, yung slope ng mga bubong hindi pantay, at saka yung kanyang mga birhang, dito maliit, dito malaki. Yan po ang resulta kapag hindi natin makuha yung tamang layout. Ang susunod natin gawin, lagyan natin ng half truss. Anakaporma na mga classmate. Dito na naman tayo sa porch. Ang sukat ng porch mga classmate, 2x4. Ato by 4. Hati natin yung 4 is 2. Yung kalahati ng 4 meters mga classmate is 2. Dito natin ilagay. Susukat tayo ng 2 meters. At dito nakapatong sa beam. Nakapatong sa beam yung 2 meters. Mayroon siyang half truss dito mga classmate. Maliit lang yung half truss. Dito natin makita mga classmate kung naka 45 ba yung layout natin. Ipapakita ko sa inyo.
At dito na natin malalaman mga kasmit kung nakaportipa ba yung ating roof framing. Dito tayo susukat. Susukatin natin to. O pantay ba yung kanyang sukat dito. Yung ginagamit natin na seat channel mga classmate, ang sukat noon is 2x6. Yung to paatras tayo. Dito paatras. Hindi tayo paabanti. Kapag nakaabanti tayo mga classmate, palpak na yung 45 degree. Ito. Kasi ipag dinugtong natin yung dalawa, square ang kalabasan niyan. Ito, square. Pag nakaabanti yung trusses natin dito, lalampas na siya sa kanyang sukat na 8x8 kapag dinugtong natin to yung dalawa. Dapat paatras tayo dito, paatras. Malagay tayo ng parlas dito sa ibabaw mga classmate para maliwanag. Ito yung purlin sa ibabaw. Ito yung kanyang ridge line. Ito yung half truss. Gutter po ito mga classmate. Dito mga classmate, lagyan natin ng mga support na trusses. Kasi malayo po ito sa actual. Ito po ang tamang pag-layout ng umbrella mga classmate. Yung umbrella type. Kailangan naka 45 degree ito sa katawang lahat. Kapag hindi yan naka 45 degree, dito po ang diferensya, hindi po pareha ang sukat dito at saka dito. At ang kanyang slope sa bubong, hindi pantay. Itong roof framing mga classmate, mayroon ba akong video dito? Yung Bisaya version. Natagalog ko lang para maintindihan ang lahat. Ito po yung kumuna roof framing. Yung kadalasan natin makikita. Lalagyan natin ang bubong. Kumuna po ito ng roof framing mga classmate. Sa susunod, ipapakita ko po sa inyo yung mga maraming attic. Hanggang dito lang muna mga classmate. Yung bago pa sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, John Carpintero ng Bisaya. Salamat, thank you.